purihin ng Diyos isang mapagpalang gabi sa oras nito. Narito po tayo upang patuloy na katagpuin ang banal ng Diyos sa ating kalagitnaan at siya po ang ating papuntulihan para nangaran ng pangalaman. Siya po ay karapat-dapat na napilayan sa ating buhay. Kaya iyanda po natin ang ating sarili upang muli siya ang yakapin, mahalin, at patuloy na itaas natin ang ating pangalaman. At siya po ay nakadakila Diyos na hindi magbabago. Ang kanyang pangalan ay isang pangalan higit sa lahat ng pangalan na karapat dapat ng pagsamba. Kaya sa oras nito, ayan po, welcome po sa lahat ng viewers sa aming mga dati sa Masyo sa Bisig Batalyon, sa Sigas, sa 76, pagingin ng Panginoon, welcome sa lahat, welcome sa aming mga kaibigan, narito, welcome po, at ayan po ang Panang Espiritu ang magpala sa bawat isa sa atin, sa Armor of God Christian International Ministry, sa lahat ng kapasituran, yes, sa Family of the Anointed One, yes, sa lahat-lahat. So, kayo po'y welcome. So, sa gabi ito, magpatuloy po tayo. Pero bago ang lahat ay patuloy na agayang natin ang Banal na Espiritu. Siyang pinilo sa ating kanilang. Everybody, close your eyes. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, narito po kami upang patuloy na ikaw ay yakapin po natin. Ikaw ay parangalan po natin. Ayan po, Diyos na sa gabi ito, Panginoon, Lord Jesus, maranasan po natin ang iyong pagdalaw ng iyong magpunan. Ikaw, Panginoon, na kumuha ng aming mapananahin. Salamat po, maraming puri ka namin. Pinagabila ka namin sa sabi sa pangalan, Yesu Cristo, ngayon at magpapilagman. Amen. Praise God, praise ng Diyos. So, maganda po ang ating pag-aaralan ngayon, hindi sa pao, His Kingdom. Kaya, mag-uwi tayo, magpasalamat tayo, sapagkat little by little, tayo po yung nungungog ng Panginoon mula doon sa pagliligtas ng ating Panginoon, pagkakaroon ng bagong buhay, pataas po tayo ng pataas hanggang sa makilala natin ng lubos ang ating pinaglilingkuran Jesu Kristo, ang minamahal na Panginoon ng ating mga puso. At ang karangalan iyan ay para sa Diyos. So sa oras nito, ayan po na patuloy po natin na talakayin itong kingdom. Kaya pinamagatan ko itong His Kingdom. Praise God, pray ng Panginoon. Hallelujah. Bago po ang lahat, bago po tayong manalangin, ayan po, mag-aralan natin ang salita ng Diyos. Masabi po doon sa Matthew chapter 6, verse 9 and 10, ito ay salita ng Panginoon. Sabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, dito po mga kapatid ay patuloy po ang isang pagpapala na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sapagkat nais ng Panginoon yung kingdom na ito ay patuloy na maunawa natin kung anong pag-uulungan po ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, yung pangalan niya dito sa lupa at hindi lamang sa lupa, maging sa langit, ay maparangalan. Hallowed be thy name. Ang pangalan ng Ama, ng Diyos, na minamahal, ay maparangalan na. Amen. Sa langit at sa lupa. At higit sa lahat, yung kanyang kaharian ay dumating na. Amen. Sabi niya, thy kingdom come. Thy will be done. Dumating na ang iyong kaharian. Gayun din ang iyong kalooban ay maganap dito sa lupa at tulad na sa langit. So, you see, brothers and sisters, ang kaharian ng Panginoon ay napakahalaga po na maganap mangyayari dito sa lupa. Amen. Yamang ito'y nangyayari na, nagaganap na doon sa kanyang kaharian, doon sa langit, na isang Panginoon na yung extension ng kanyang paghahari ay hindi lamang sa langit, kundi sa lahat ng kanyang mga nilalang. Amen. Lalo-lalo na na tayo'y kanyang nilalang ayon sa kanyang larawan at buwanis. So nice niya na yung kanyang kaharian ay ma-establish ng lubos sa sangkatauhan. So, purihin ng Panginoon. Ito po yung kalooban ng Ama na nasa langit. Thy kingdom come. So yung kingdom na ito po yung glorious kingdom. Amen?
At ito pong glorious kingdom na ito, gusto ng Panginoon na i-promote ito ng Diyos. Hindi lamang sa langit, sapagkat ito'y kinikilala na doon sa kalangitan ng mga anghel, mga unseen spirit, unseen being ay sumasamba sa Kanya. Mga nilikha ng Panginoon na hindi nakikita na mga espiritu ay sumasamba na sa Kanya. So purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ang extension ay dito muli sa lupa na siya ng Kanyang pangalan ay makarangalan. Hallowed be thy name. So ito'y glorious kingdom ng Panginoon ay may paabot din, makarating din saan dito sa lupa. Amen. And this is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ito po yung mabuting balita patungkol kay Jesucristo. Amen. Sabi nga, even the Son of God, as He was on earth, siya po'y naghayag, nangaral, He preached the kingdom of God. Ang sabi niya, as He said, repent, or the kingdom of God is at hand. So makita po natin dito, brothers and sisters, ito po'y nasa Matthew chapter 3, verse 2. Sabi niya, repent, or the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. So, sinundan niya po na repent and believe the gospel. So, napakahalaga po yung kaharian niya ay patuloy na ating pong hanapin dito sa ating mga buhay. Ngunit mangyayari, magaganap dito, mga kapatid, yamang ang kaharian na tinutukoy ng Panginoon ay yung maghahari ang Diyos hindi lamang dito sa sangkalupaan kundi sa lahat ng mga tao na siya ay bibigyan ng pagkakataon na maghari sa buhay nila. Sabi nga, ang pinaka-clear ito is repent, magsisitan. Sino nga bang mga tao walang mga kasalanan? Sino bang mga tao na walang kahinaan? Lahat kayo mayroon mga kahinaan. Nais ng Panginoon, lalong-lalo na nais natin na maghari ang Diyos sa ating mga buhay, we need to repent. Why? Kasi ang Diyos ay holy, banal ang ating Panginoon, na hindi siya maaaring sumama o sumaatin ang Diyos sapagkat siya yung napakabanal. Sabi nga ng mga kerubin, mga anghel sa langit, holy, holy, holy. So ang Diyos ay banal at hindi maaaring maghari siya doon sa mga tao na hindi pananais ng Panginoon na ang tao ay kanyang rin pagpanalin. Kaya nga, yung pinakasusi nito is yung true repentance. Amen? True repentance. At yung tinatawag na believing, yung pananampalataya. We need to believe. Amen? We need to believe in order that we may get the entrance in the kingdom of God para tayo makapasok. Amen? So marami pong mga tao, nais nila lahat. Sila ay nagnanais din na makapasok sa kanilan. But only few ang siyang patuloy na makakasumpok ng kaharian ng Diyos. Amen? Ayan po, tayo po na narito ngayon na nakikinig ng mga salita ng buhay, ayan, isa tayo sa makapasok sa kanyang kaharian. Amen? Yamang siyang Diyos na lumalang ng langit at lupa, lahat po na nakikita ng ating mga mata ay hawang nilikha niya, kasamang ating buhay, ang ating hininga, lahat po. Siya po sa kanya po nagpapalala, nilalang niya. Kaya, nais mo na siya ay patuloy na sumaiyo, hayaan, pangunahan tayo ng ating puso. Buksan natin ang ating mga puso at ang ating pagnanasap, desire is to see God's kingdom. And not only to see God's kingdom, kundi to enter into it. Makapasok tayo sa kaharian. And the very key here is we need to repent and we need to put our belief on Him. We need to have faith. Amen? So, in this kingdom, repentance and believing is the very key. Amen. So, to get into the kingdom,
So, in this kingdom, mga kapatid, at tunay nga po na kung walang repentance, without repentance, and accepting the Lord Jesus Christ, sapagkat repentance na ito, ito pong pagtanggap at mananampalataya natin sa Panginoon, this is needed. Amen. You cannot invite the Lord into your heart, into your life without repenting. Napakarunin natin sa harapan ng Diyos. Napakarunin po natin. At kailangan po natin na tinatawag na repentance. Amen. Ayan, maglinis po tayo. Ayan, patuloy po tayo na linisin ng mga salita ng buhay. Sapagkat sinabi ng Bible na kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, ay siya tapat at manahal na tayo linisin sa ating mga kasalanan. Sapagkat siya ay panahal. Amen. Nais ng Panginoon na makipag-fellowship sa atin. May hinihintay niya yung salita ay repent. Kaya nga, without repentance, without seeking, and without entering also the kingdom of God, we need to enter the kingdom. The king must kailangan siya mapasok sa atin. We need him. Kailangan natin siya. Amen. And so, ayan po yung kanyang ino-offer sa atin. Siya ay patuloy na mag-hari sa atin. Ayan, patuloy na natin mapasok. Sabi nga po, di ba, ng Revelation 3:20, ang pumapatok sa pinto natin. Sino pang magbukas, lang mga pintuan ako'y pampasok. Ako'y patuloy at makikisama sa mga. So, ang Panginoon, hindi lang ng pagkutas ng iyong pinto. Buksan mo na, kapatid, ang iyong pagkutuan ng iyong puso. Kailangan mo magbukas upang siya ay manghari. Therefore, those who had not yet received Christ Jesus sa kanilang mga buhay are still in the outside of this kingdom. Yan, tandaan niyo po yan, mga kapatid. Nasa labas pa rin sila ng kaharian ng Diyos. Think of it. Napaka-miserable talaga yan. Ng kaharian ng Diyos ay naroon, nakikita natin ang kaharian ng Diyos. Pero nakapinit naman sa atin ang kinukuhan. Amen. Hayaan po yung nakapinit na pintuan niyan ay buksan. Sapagkat ang pintuan iyan na pintuan ay hindi yung pintuan pintuan ng kaharian, kundi ang pintuan ng iyong puso. Amen. Siraping talaga yan kapag ikaw ay nasa gate ng pintuan, hindi ba makapasok sa tinatawag na lang. Ngayon na po yung oras na yun. Amen. Kaya nga, kung hindi tayo makakapasok dyan sa kahariang iyan, we could not understand the very will of God. Amen. Hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At higit sa lahat, sayang. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makarating dito sa lupa at makita natin ang kagandaan nilikha ng Diyos dito sa lupa. Pero sarado naman tayo. Ilalalim siya bilang hari ng ating buhay. Amen. Sayang. Amen. Kahit alam po natin, nakita po natin ang kagandaan ng nilikhang ito, ang creation na ito. Pero hindi naman natin, mga kapatid, makapasukin ang hari sa ating puso, sa ating buhay. Diyos ay sala. Amen. Sapagkat hindi rin natin matatamasan ang kaligtasan ng ating pinangako ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Biblia, sapagkat kaya na lamang magkikita
Diyos sa sanglibutan, binigay niya ang kanyang anak. At sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamagating magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, it is the very will of God na tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng sa kaharian na inyanda ng Diyos. Sapagkat ipinaghanda na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, not only in this place ng earth na ito, kundi even in the place of eternal dwelling ng Diyos doon sa heaven. Amen. John chapter 14, verse 1, amen. Pinaghanda niya ang alam, dapat kalalagyan sa Diyos. Sa iyo, ito, pamalik, tayo dagaling na tayo ay nakahanda na kunin niya at sa mga panahong iyan nakahanda siya, mga kapatid, doon po mararanasan po natin, mga kapatid, ang kagandang buhok ng Diyos. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, kailangan natin, mga kapatid, na tanggapin yung kaligtasan iyan na in-offer niya. And when they died, will never have part in God's kingdom. Kapag tayo po ay hindi naligtas, kapag tayo'y namatay, wala tayong bahagi sa kanyang kaharian. Amen? But thanks be to God. Amen? Sapagkat ito po yung oras na binibigay niyang pagkakataon sa atin. Huwag po nating hayaan that instead na makapasok tayo sa kingdom of God, ay mag-expect naman tayo ng judgment of God. Huwag po. Hayaan po. Makapasok po tayo so that we will never be judged. Amen? Nevertheless, anyone who wants Jesus be your Savior, brothers and sisters, you will be included in God's kingdom and have eternal life as you heartedly natatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagtas ng iyong buhay. Brothers, make Him as your personal Savior na kailangan mo siya, kapatid. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon ito na siya po ay patuloy na naghihintay sa iyo so that you will be, amen, hallelujah, you will be included in the kingdom of God. And you will be transferred now in the kingdom of God, which is in Christ Jesus. Ikaw ay ilalagay niya, itatransfer ka niya sa kaharian ng kanyang beloved Son, the Lord Jesus Christ. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 13, and I begin doon, sabi po doon, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Dati noon, ang ating buhay ay masaklap. Tayo'y hawak ng diablo doon sa kadiliman. At pariwala ang ating buhay, hindi natin alam kung anong magaganap mangyayari. Hindi natin nalalaman na tayo pala'y hahatulan na sapagkat tayo'y nasa kadiliman. But thanks be to God, dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa biyaya ng Panginoon, inilipat tayo ngayon, mga kapatid. Saan? Sa kaharian ng napakal na natin. Walang iba kundi si Kristo, iyong Panginoon, ang iyong hari na pinalukulok mo sa iyong buhay. Praise God. So the kingdom of God through Christ Jesus, brothers, for your information, you could not found somewhere else. Hindi mo ito matatagpuan saan man lugar. For God's kingdom, amen, as you accept the Lord, has already happened, done in your heart when you receive Him as your personal Lord and Savior of your life. Amen? Kaya nga, you need to welcome the Lord Jesus Christ. Kailangan mo po siyang papasukin sa buhay niya. Ang sabi nga ng Luke chapter 17 verse 21, it says, no one will say, look, here it is. Or there it is. Because the kingdom of God is within you. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos, hindi na kailangan hanapin natin sa Israel, hanapin natin kung saan-saan, hanapin po natin
kung saan tayo nabibless, kung saan mga churches na nais po natin. No, ang kaharian ng Diyos ay napakalapit. Hindi siya malayo. Amen. Hindi na kailangan kung saan saan pumupunta. Kundi ang kaharian ng Diyos ay nasa puso mo na. Kumakatok na nga siya. At nais niya ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay papasok dyan sa pintuan ng iyong puso. Kailangan niyang maghari sapagkat siya ang hari na nagbuwis ng buhay para sa iyo upang matubos ka niya, upang pagharian ka niya. Yes, siya ang ating Panginoong Jesucristo na mahal sa atin. Amen. Kaya ang kaharian ay napakalapit na. Sabi ng Luke, amen, 17:21, reading ko, no one will say, look, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Nasa atin na po, sa ating puso, as we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior of life. Brothers, do you want to know ng karian ng Diyos ay maaaring makita ng lubos-lubos dito sa lupa? Amen. Kaya nga, sabi ko sa mga preaching ko sa mga nakaraan, nais ng Panginoon na tayo ang asing ng salitan, tayo ang iwanag ng salitan. Amen. Dahil ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon ay pumasok na sa iyong puso, kaya gawin mo na siya ang hari. Amen. So the following that could be seen in God's kingdom here on earth na nasa ating mga buhay ng mga anak ng Diyos. Number one is righteousness. Amen. Ano ba itong righteousness? Itong katwiran ng Diyos. Ang sabi nga po ng Salmo 45 verse 6, New King James Version po ito. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Kapatid, sino po ang righteous sa atin? Wala pong righteous sa atin. Kahit gusto mong maging matuwid sa harapan ng Diyos, kahit gusto mo magbago na, maraming New Year resolution gawin mo, kada taon, kada New Year gagawin mo, pero hindi ka pa rin magbabago. Amen. But thanks be to God, ang righteousness na nais ng Panginoon ay ang papasukin mo na, paghariin mo na ang righteous. Amen. Walang ibang righteous kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung righteous one. Amen. Siya po yung pinagmumulan ng ating righteousness. He is our righteousness. Kaya nga, kailangan niyang mamatay sa krus. Bayaran tayo upang tayo na walang righteousness sa pamamagitan niya. At kapag pumasok na siya sa ating mga buhay, mag-aari na po ang righteousness sa ating mga buhay because of Him. Amen? At ito po ang kahulugan po ng kingdom. If you are righteous in God's sight, then you are in God's kingdom. Kasama ka. Amen? Kabilang ka doon sa pinaghaharian ng Diyos. Naroon ka sa kaharian ng Diyos. Tayo po'y nasa kaharian ng ating Amang nasa langit. At kung saan sa kaharian ito, nagdiriwang ang mga anghel, nagdiriwang ang lahat, at merong isang hari na pinaparangalan po natin. Siya'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, the righteous one. Amen. Kaya nga siya ang katwiran natin. Jesus Christ is our righteousness. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang sabi rin ng Hebrews chapter 1 verse 8, it says also, but about the Son, He says, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Amen. Hallelujah. And that's why this is God's righteousness. Yung pong justice na tinutukoy dito, it is about the righteousness of God. Amen. In order that you and I will become righteous in His sight, just
justice must prevail. Amen. Kailangan parusahan ng Diyos ang kasalanan. At alam nyo ba, si Kristo ang naging kasalanan in behalf of us. Siyang humarap doon sa krus ng Kalbaryo. Hinarap niya ang punishment, ang justice na yan na nauukol sana sa atin. Kung tayo sana ang papatayin, tayo sana ang parurusahan dahil sa ating mga kasalanan. This is justice. But thanks be to God, in behalf of us, the Lord Jesus Christ who became man for the sake of us, siya pong marap. He faced that judgment. Siya po ang inihain in order that you and I will become righteous in God's sight. At hindi na tayo makikita ng Diyos sa ating righteousness. Dahil sa ating righteousness, it is just like a leak na patuloy-tuloy kong dinadala ng amin kung saan yung righteousness natin ay hindi papas sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Therefore, yung justice ay naganap sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Yung parusa para sa ating mga kasalanan, kailangan ng justice. At ang parusang nauukol para sa atin, si Kristo ang nagbayad nito. Ang buhay niya ang ipinalit. Siya ang pinatay. Ang buwis ng buhay upang kanyang hukom ay mapasara. Kaya, nung siya'y namatay, puri ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus Christ, it is finished. Amen. Therefore, nasa John chapter 9, it is finished. Hallelujah. Oh, puri ng Diyos. Napakabuti mo, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Hallelujah. Dahil sa amin, unite with us. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito po yung sceptre ng katwiran ng Diyos. The very scepter, the scepter of God's kingdom, amen, is the scepter, brothers and sisters, ng kanyang righteousness, ng kanyang kanyang. Ikalawa, His holiness. Kung ang Diyos ay righteous, puri ng Panginoon at tayo naging righteous because of Him. Ikalawa, yung kanyang holiness ay ibinigay niya sa atin. Sapagkat sa karya ng Diyos ay pinaghaharian ng kabanalan. Kapatid, kung napipil mo na ikaw ay hindi banal, magpakabanal ka sa harapan ng Diyos. At hindi mo kayang maging banal apart from the Lord Jesus Christ. You need Christ Jesus. Amen. Sabi nga ng Biblia, idamit mo si Kristo. At kapag naidamit po natin si Kristo, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yung kabanalan ng Panginoon ay isa sa atin. Holiness, mga kapatid, ay importante na mapasa atin. Sapagkat sinasabi ng Biblia, without holiness, no one will see God. Hebrews chapter 12, verse 14. At you say, sabi ng Biblia, pursue peace with everyone as well as holiness. Without holiness, no one will see the Lord. So, we need to have peace, brothers, the holiness. Alam nyo, kapag tayo po ay banal sa harapan ng Panginoon, the peace of God is already there. Amen? We have peace with God, and we have also peace with everyone. So, mapupursu po natin ang peace with everyone because we have holy life that Christ had imparted also in our lives. So, tayo po ay nagiging banal because the Lord Jesus Christ. Kaya nga, we need to let Jesus to reign with our life, mga kapatid. Kailangan natin panghariin si Jesus Cristo, siyang kabanalan. Amen? Kapag siya ay pinaghari natin, holiness will also be with you. For He is the Holy One of God. Ang sabi nga doon sa Mark chapter 1, verse 24, ito po ay ang nagpatutuo po rito ay ang
diablo. Amen. Ngunit hindi natin kailangan ng patuturan ng diablo, kundi ang patutuhog ng sulat. Ang sabi po ng Mark chapter 1 verse 24, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Sabi po dito, anong gusto mo sa amin, Jesucristo ang taga Nazareth? Naparito ka ba upang wasakin kami? Kilala ka namin ang banal ng Diyos. So si Jesucristo ay banal. Banal ng Diyos na kailangan pag-isuot mo, kapatid. Amen? We need to wear the garments of the holiness of the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? God's holiness is in Christ. For this is the will of God, and it glorifies God. Ikatlo, the peace. Kailangan natin ng peace. But thanks be to God. It is the Lord Himself who gives us peace. At yung kaharian po, mga kapatid. Kapag ikaw ay nasa kaharian, your life ay hindi na katulad ng dati. Kung magulo noon ang buhay mo, because you are already in the kingdom, you are full of peace. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano man nangyayari, nagkakagulo man sa paligid mo, meron mang ginagawang diablo upang ikaw guluhin sa iyong isipan, we have peace. Ang peace na ito ay hindi mapapawi ng sino man kapag pinaghari po natin ang pinagmumulan ng kapayapaan. Paghariin natin si Jesus Cristo. Hindi bukas, kundi ngayon, sapagkat siyang ang ating kaharian. Siyang ating hari na magbibigay sa kaharian ng kapayapaan. Siya sa kanya nagmumula ang kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So ang ating Panginoon, siya po ang Prince of Peace, Pangulo ng kapayapaan. Kailangan mo siya pagharihin, kapatid, sa buhay upang magkaroon ng kapayapaan. Kung tayo'y wala pa kay Kristo, magulo ang buhay sa buhay. Hindi ko alam kung saan ako karoon. Ang tulad ko ay tulad sa isang dahon na nililipad-lipad na walang patutuhan, kundi kawalan ng pag-asa. Yan ang buhay nung wala pa si Kristo. Pariwara ang buhay. Napakadilim na nakaraan dahil wala pa si Kristo. Ngunit ngayon, dumating na si Kristo, naroon ng kapayapaan. Matid ko na lahat ng bagay ay mauuwi sa mga bagay na inihanda ng Panginoon, kundi doon sa kanyang kaya. At ang aking puso ay puno ng kapayapaan at hindi kailanman natitigating, dahil alam ko at kilala ko ang Panginoon na pinagkukulad ko ng pansin at pagmamahal. Siya ang ating kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 27, magandang balita. Ang sabi doon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So purihin ang Panginoon. Kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, kapatid, napakabalat. So ito po ang ating pinag-aaralan. Ay meron po tayong party sa susunod po na evening po. Purihin ang Panginoon. Kapatid, ang pinakamahalaga ay si Kristo.
Ayan ang hari ng mga hari ng kaharian ito. Walang iba kundi ang kaharian ng Diyos na nasa atin sa pamamagitan ni Kristo ay magpatuloy, magpakailanman sa ating mga puso hanggang sa darating pang na panahon. At sa gayon, tunay nga po na tayo na ang pinakamapalad sa lahat ng mga mapapalad, sapagkat hindi na po tayo pangkaraniwang nilalang lamang. Ngunit, kundi tayo'y naging mga anak ng kataas-taasan Diyos. Kung ang Diyos ang iyong Ama, wala na pong kalungkutan, wala na pong katigatigan, wala na pong tunay na makapagbibigay sa atin ng kaguluhan ng isipan, sapagkat inayos na niya ang ating buhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang pagharian niya tayo sa kapayapaan. Sipurihin ng Panginoon, pagpalain ko kayo ng Panginoon, at yung pong ating pag-aaral about His Kingdom ay magpapatuloy po para. So tayo po'y manalangin at mag-umpisa na magtiwala sa Panginoon. Kung ikaw ay nababagabag sa oras nito, huwag ka mapagabag. It is Jesus who gives us hope. It is the Lord who gives us strength. Kaya sa oras nito, umikit ka kapatid. See everybody, umikit ka tayo. Tayo po'y manalangin. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, narito po ang mga anak. Patuloy po nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin. Hayaan po, O Diyos, Lord Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, patuloy, Panginoon, Lord, na julutan mo kami, Panginoon, ng tunay na kapayapaan. Yamang kami, Panginoon, ay nasa iyong kaharian na. Kayo po ang aming hari. Napabilang po kami sa kaharian. Opo, kayo ang Diyos na ginawa po namin, Ama. Sapagkat sinasabi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pagsampalataya namin kay Jesus Kristo at pinapasok namin siya sa aming mga buhay, kami po'y nagiging anak ng Diyos. At dahil kami anak ng Diyos, kayo po, Panginoon, ay merong kaharian at ang kaharian nito ay pagwalang hanggan. Panginoon, sa kaharian nito, nag-ahari ang kapayapaan. At ngayon, Panginoon, dahil sa banal ng tubo na ibinuwis mo ang iyong buhay para sa amin, Lord, ang magulo namin isipan at pagkatakot sa kamatayan ng Panginoon. Lord, ito po'y natapos na. Binigyan mo na, Panginoon, Lord Jesus, ng tunay na kapayapaan ng aming mga puso ay inalis mo ang pagkatakot. Ngayon, nalalaman po namin, nababatid mo namin na kami ay pinatawad sa pagitan ng banal ng pinilinis ng aming puso. Salamat po sa pag-welcome mo sa amin sa iyong kaharian. At ngayon, Panginoon, aking din po itinatasang aking mga kapatid na nakatunghay, Panginoon, sa oras nito. Patuloy mo silang dalawin ng banal mong Espiritu at patuloy mo silang yakapin, Panginoon. At patuloy mo, Panginoon, O Diyos, Lord God, gawan sila ng himalas ang mga buhay at maranasan nila, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, Lord, na paghahari mo sa kanila. Salamat, baguhin mo, Panginoon, Lord Jesus, anumang mga bagay pa ang bagay sa Panginoon nakita mo sa kanilang mga buhay, baguhin mo sila, Panginoon, at patuloy na maghari ka, Panginoon. Ang kagalakan, kapayapaan, Panginoon, ay sumakanila rin. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sa sumasabay sa panalangin nito at sa oras nito, Ama, ikaw na, Panginoon, ang patuloy na mahayag sa kanilang kalagitnaan. Makita nila ang iyong kabanalan. Makita nila ang iyong pagmamahal. Makita nila, Panginoon, ang iyong sakripisyo para sa amin. Sa banal na napuwis na nabubog sa kusang kalbaryo alak-alak sa amin. Salamat po. Nagpupuri ang aming mga puso dahil sa kagalakan ng iyong pag-iligtas. Ngayon kami ligtas na, Panginoon, dahil sa banal ng tubo. Kayaan po ang pagtitiwala, Panginoon, bawat isa sa amin ay patuloy at magpapatuloy. Salamat po, Amal Marami. Salamat po. At doon naman sa mga may sakit at karamdaman, taasin niyo ang inyong mga kamay.
Father God, in the mighty name of Jesus, lahat po na may sakit at karamdaman, Lord Jesus, hindi ko po alam kung anong uri ng sakit at karamdaman, mayroon sila. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of healing right now. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat po, Ama, na marami lahat po, Panginoon, Lord Jesus, God, mag-tune in, Panginoon, habang ang iyong lingkod ay nananalangin, Panginoon, at hawakan nila ang kanilang mga screens, kanilang mga cellphone, sa kanilang mga television, Panginoon, Lord, there is power in the name of Jesus Christ, at maramdaman nila, Panginoon, ang anointing mo, Panginoon, ng flow sa buhay nila ngayon din, Panginoon. Salamat sa kanilang kagalingan. Salamat sa kanilang pagpapala. Salamat po, O Diyos, pinagpala mo sila, Panginoon. Lord Jesus, salamat po na ginawa mo silang bagong kilalang, Panginoon. Tinanggap mo sila sa iyong kaharian. At ngayon, Panginoon, kabilang na sila sa iyong kaharian. Kaharian ang itinakda mo, Panginoon, Lord, na maghari dito sa lupa. Katulad na sinabi mo na ang kaharian ito ay kung paano naghahari ka doon sa kalangitan ay maghahari din dito sa kalupaan sa aming mga puso, sa buhay ng mga anak ng Diyos na tumanggap sa iyo. Salamat po. In the mighty name of Jesus, tanggapin po natin ang pagpapala, kagalingan ng Ama na nasa langit. Mga anak ng Diyos, sige po, by faith, tanggapin na po ninyo. In the mighty name of Jesus Christ, Amen. To God all glory.